notification bell for the latest videos. Music 1, Week 4. Rhythm, steady beat. Paano mo nadarama ang tibok ng iyong puso? Nasubukan mo na bang damhin ang pulso sa iyong leeg? Pwede daw po dito. Itapik mo sa iyong hita ang daloy ng iyong pulso. Pareho ba ito o nag-iiba? Okay, so pwede po nating pakiramdaman ang ating pulso sa pamamagitan ng paghawak dito sa inyong leeg. So papakiramdaman nyo po. O kaya pwede kayong humawak dito sa inyong wrist. And then pwede kayong humawak sa inyong dibdib. So dyan po, yan po yung mga paraan upang maramdaman ninyo yung inyong pulso ng puso. Ang gagawin nyo daw po, sasabayan ninyo ng tap sa inyong hita yung tunog ng inyong pulso. Okay, ang tanong dito, naiiba ba o nagbabago ba ang bilis at bagal ng tibok ng inyong puso habang kayo ay nakaupo lang? Okay, ang sagot po dyan, hindi po naiiba. So, meron po tayong steady beat na nararanasan habang ating pinapakiramdaman ng ating pulso. Ano kaya ang mangyayari kung paiba-iba ang daloy ng iyong pulso? So halimbawa, wala ka namang ginagawang mabigat na activity. Nakaupo ka lang. Tapos naramdaman mo ang pulso ng iyong puso ay pabago-bago. So ibig sabihin, baka meron kayong nararamdamang iba. Baka meron kayong sakit sa puso. Bakit kaya biglang bumibilis, biglang bumabagal ang inyong pulso ng puso? So dapat kasi steady lang siya. Ano? So hindi bumibilis, hindi bumabagal. Normal naman yung bumibilis. Halimbawa, tumakbo kayo, and then pagkatigil ninyo, pinakiramdaman nyo yung pulso nyo, bumibilis siya. Pero steady pa rin, steady na mabilis. Ano? Hindi yung pag pinakiramdaman nyo habang pagkatapos yung tumakbo, pinakiramdaman nyo, bumilis, tapos bigla bumagal, bumilis ulit, bumagal. So yun po ay abnormal. Ano? So hindi po dapat ganun ang inyong pulso. So kung siya'y mabilis, dapat steady siyang mabilis. Kung siya'y mabagal, steady siyang mabagal. Ang beat sa musika ay ang pulso na nadarama natin sa musika. Ito ay maaaring bumabagal o bumibilis, subalit ang haba ng bawat pulso ay laging pareho. Ito ang tinatawag nating steady beat. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Damhin ang steady beat sa pamamagitan ng pagpalakpak at pagtapik ng sumusunod. So gawin po natin ay hatiin natin sa dalawahan itong rhythmic pattern. Ano? Lagyan ko po ng guhit. Ayan. Para ang bilang lang natin ay 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ito po ay kasama dito. Ayan. Kulang ng isa. So, lagyan natin dito ng isang stick. And then, lagyan po natin ng hati. So, paano po natin gagawin? Una, ito po, clap, tap. So, saan po tayo mag-tatap? Pwede po sa lamesa, pwede po sa inyong hita. So, ang mangyayari po dyan ay clap, tap. Ano po? So, ito pong nasa taas, magkakatulad lang. So, tatlong beses. Clap, tap, clap, tap, clap, tap. Kung mapapansin nyo po, steady beat ako. Clap, tap, clap, tap, clap, tap. Yun po yung steady. Ang hindi steady ganito, huwag nyo itong gagawin. Halimbawa, ginawa nyo, clap, tap, clap, tap, clap, tap. Yun po ay hindi steady. Kasi magkakaiba ang tagal at haba. So gagawin nyo, dapat steady. Ulitin ko po. Clap, tap, clap, tap, clap, tap. And then dito po sa baba, nagkaroon tayo ng tap, clap, clap, tap. So medyo medyo tricky na po dito. Tap, clap, clap, tap, clap, clap, tap, tap. So, dapat magagawa siya ng steady. Okay, gawin ko po. Ito pong simula sa dito hanggang dito po. Okay. Tap, clap, clap, tap, clap, clap, tap, tap. Yan, steady beat din po yung ginawa ko doon.
And then ito pong last na group na ito, so meron po tayong tap agad. Tap, clap, tap, tap, clap. And then meron po dito tayong tap. Ano, tinagdagan ko po para po makumpleto natin yung measure. So, tap, clap, tap, tap, clap, tap. Yan. So, ganun po yung gagawin nyo. Ano? So, gawin nyo muna siya ng mabagal. And then, huwag muna kayong bumilis hanggat hindi nyo namamaster yung gawain dito. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Alam mo ba ang awiting tong-tong pakitong-kitong? Isaliw ang kilo sa ibaba sa awiting ito upang maipakita ang steady beat. So, ang tong-tong pakitong-kitong po ay merong 4 beats per measure. So, ang gagamitin po natin bilang ay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hanggang matapos po yung awit. So, dito po, gumawa po ako ng rhythmic pattern. So, pwedeng gawin nyo ay pure na pagpalakpak, pure na pagpajak, pure na pagtambol, pwedeng pure na pagtapik. So, dito po, ang ginawa ko ay medyo nilaro ko yung mga paraan ng pagpaparamdam ng steady beat. Ayan po. So, dito po, ating sasabayan yung awit. Ano? So, sa stamp po, ay ating ipapadyak ang ating paa, and then sa clap po, tayo po yung magla-clap. So, kung may mapapansin po kayo itong lumalakad na guhit, so, dun po kayo sasabay. Ayan po. Sana po nagabayan kayo ng ating miscore dito sa ating screen. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo sa tulong ng kasama sa bahay, awitin at damhin ang steady beat ng sit-sirit-sit alibang-bang sa pamamagitan ng pagpalakpak at pagtapik ng sumusunod na mga pattern. So, dito po, mag-search na lang kayo sa YouTube kung ano yung gusto ninyong sabayan awit ng sit-sirit-sit alibang-bang. So, gamitin nyo po yung mga paraan ng pagpaparamdam ng steady beat. So, dapat steady lang ang gagawin nyo. Pwede kayong pumalakpak, pwede kayong pumadyak, pwede kayong tumapik, pwede kayong magtambol. Gawain sa pagkatuto bilang apat, awitin ang Jack and Jill at damhin ang steady beat sa pamamagitan ng pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak at pagtatambol. So, dito naman po, ang sasabayan ninyo ay Jack and Jill. So, maghanap na rin po kayo sa YouTube ng awit na Jack and Jill, and then sabayan nyo po ng nitong mga paraan ng pagpalakpak, pagtapik, pagpajak, at pagtambol. So, make sure lang po na ang atin pong gagawin ay steady. Hindi siya bumibilis, hindi siya bumabagal. Ang beat sa musika ay ang pulso na nadarama natin sa musika. Ito ay maaaring bumagal o bumilis, subalit ang haba ng bawat pulso ay laging pareho. Ito ang tinatawag nating steady beat. Gawain sa pagkatuto bilang lima, awitin ang paru-parong bukid at damhin ang steady beat sa pamamagitan ng pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak at pagtambol. Pagkatapos mo isagawa ang gawain, tsekan ang rubric. Ito po ang awit na paru-parong bukid. So, ang paru-parong bukid po ay nasa palakumpasang 3-4. So, ibig sabihin, may tatlong beats sa bawat measure. Kaya, ang bilang natin dito ay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ganun lang po. Tatlo lang kasi may tatlong beats sa bawat measure. So, ang unang beat po ay merong stamp, padjak. At may ang atin pong number 2 at number 3 na beat ay clap. 2, 3. Yan po. So, sabayan po natin ang awit na paru-parong bukid.
Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.